So welcome for today's video. Papalit ako ng contactor ng aming power factor panel kasi mababa yung aming power factor reading and then maingay ito. So tingin ko loose contact na ito. So tinanggal ko na yung ibabaw pero ingat, baka may charge pa. Then itong baba tanggal na rin. So ayan, mahiwalay ko na rin yan. Papalitan ko ng contactor. So nilagyan ko ng marking 1, 2, 3. Yung reading ko kanina 0.77. So palitan ko ito. Ito yung maingay, tingin ko lost contact. And then ang reading namin 0.77 lang. So tinanggal ko na yung mga wires, nilagyan ko ng markings 1, 2, 3. So sa ibabaw pare-pares lang naman. So papalitan ko ng contactor. So disconnected na lahat, pati mga wires ng line side tsaka yung load side galing sa capacitor at papunta sa panel. And then tanggal na rin yung A1 at A2. So bubunutin ko lang yung contactor. So ingat dito ah, sa ibabaw baka may charge pa. So dapat naka-shutdown ng ating panel para for safety. So hindi makikita niya, wala siyang mga display. And then naka-off yung ating main circuit breaker. So for our safety. So ayan, nabunod ko na yung isang contactor. So luluwagan lang yung mga screw, huwag tatanggalin kasi mga naka-hook lang yan, as in parang naka-hook lang, hindi na kailangan tanggalin. And then nilayo ko yung galing sa capacitor. So ito, ipipix ko na ngayon yung bagong contactor. Ito yung ating bagong pamalit. So i-fix ko lang and then tingnan natin kung ano mangyayari sa power factor reading namin kasi mababa, 0.77 lang. So abnormal. So check natin. So install ko lang to and then pakita ko sa inyo pagkatapos. Then hinihigpitan ko na yung ano niya, yung screw niya para sa pag-fix ng ating magnetic contactor. So pati sa baba, pitan natin. Sunod natin ilalagay yung coil. So dyan yan, A1, ito yung A2, and then pitan natin. Gamit ko yung aking Klein na 7 inches na Phillips screw number 2. Yan sa kabila. Then susunod natin yung mga power lines na. Next natin ilagay yung line galing sa capacitor. So katulad ng color coding sa kabila. So parehas lang naman yan, tsaka pinamandaan ko yan kanina. So same lang siya, color coding sa kabila. So ayan. Okay, black, brown, and gray. Black, brown, and gray. So double check, tama naman. So higpitan na natin. So ayan, nahigpitan ko na lahat. So double check ulit, black, brown, and gray. Katulad sa kabila, black, brown, and gray. So gamit ko yung aking flat screwdriver from Klein, 6 inches. So dito na lang sa baba. So higpitan ko lang. Bago ko yung naristo kanina, nilagyan ko ng 1, 2, 3. Although makikita naman dito 1, 2, 3, pero iba na yung sigurado. So kung sakaling walang markings, itry tingnan dito kasi mga naka-paralel lang ito. So yan, 1, 2, 3. So higpitan ko lang. Higpitan ko na lahat, double check kung tama ba, kung shoot ba talaga lahat sa terminal. Okay, try. Okay, okay, hindi mahila. Okay, so okay na, pati yung coil. Okay, so i-energize na lang natin. So i-on na natin ang ating main circuit breaker. So yan ang mismong buong power factor panel namin. Ayan ang controller niya. So yan, normal na, 0.87. So kaya start pa lang ng system kaya ganyan siya.